Hello guys, for today's video, ipapakita ko ang simpleng paraan ng pagtanim ng mulberry cuttings. Guys, ito nga pala yung mulberry na tanim natin. So, maliit lang to. So, dito natin kinuha yung ibang mga cuttings natin na itinanim. Then, ito na nga pala yung bunga niya. So, unang kulay ng bunga ay kulay green hanggang sa magiging red. Pag red, kung kinuha mo to at kakainin ay medyo maasim pa. Kaasim yun. Ang pwede nang kuhanin ay yung kulay black. Yan ay matamis na, kulay black. Kami ah. Ang tawag sa variety ng mulberry natin guys ay Australian mulberry. So nabili natin siya sa halagang 700 pesos. Mga around 2 years na natin itong naitanim dito. Kuha na ako ng sanga at naitanim ko doon sa kabila. Tingnan natin. Guys, ito yung sinasabi kong naitanim ko dito. So actually, malaki-laki na to. Pero, natumba tong saging, kaya nagkaganito. At marami tong suloy na nakausbong dito. Pero, pinutol ko. As you can see, bago siyang pinutulan, hindi lang maganda yung ginamit ko sa pagputol kasi nakaano siya. Hindi siya masyadong magandang pagkaputol, pero okay lang yan. So, ito yung sinasabi kong bagong sibol na bunga. Pag ganyan, kulay green pa. So, ito yung kinuhanan ko ng cuttings. Mga 1 year pa lang to. Pagkatapos, mabilis lang tong magkaroon ng bunga. Tsaka, ginawa ko na ring bagong pananim ang cuttings dito. So, dito ako kumuha. Ang natutunan ko mula sa seller ng mulberry ko ay sinabi niya na dapat kong putulan ng mga sanga para magkaroon ng bagong usbong na bunga. So, ito, few months from now or few weeks, magkakaroon to ng bagong suloy at saka uusbong yung mga bunga dito. So, ipapakita ko na sa inyo yung tinanim nating cuttings. Napakasimple lang. So guys, ito na yung mulberry cuttings na nakuha natin sa pinakita kong tanim na mulberry kanina. So, gugupitan ko lang ng mga dahon kasi may nakita kong video na dapat putulan ng mga dahon pag nagtanim para mag-concentrate siya sa roots. So, napakasimple lang. Pero mas maganda na medyo gulang-gulang na yung dahon. Yung mas matured na cuttings. Tingnan natin to kung mabubuhay ba. Ito, hindi ako sure. Pero itinanim ko na lang, din dito para matingnan din natin kung mabubuhay ba to. So, ganun lang. And then, wait for few weeks at magkakaroon na ng suloy dito sa gilid. Nagtanim nito guys, so kailangan ilagay muna sa lilim at saka diligan. Hindi naman overwatered para hindi magkakaroon ng pagkalanta ng cuttings dun sa ilalim ng lupa. That's it for today guys. Thank you for watching. Kami ah.